Sa iba pang balita, mismong si Sugar Regulatory Acting Administrator David Alba ang nagsabing limitado ang supply ng refined sugar sa bansa. Pero hindi raw lahat, kundi yung mga ginagamit lang ng mga kumpanyang gumagawa ng matatamis na inumin. At sa kabila niya, napag-usapan na raw nila ni Pangulo at Agriculture Secretary Bongbong Marcos ang layunin tutong maging self-sufficient sa asukal ang bansa. At yan naman po ang sanib puwersang tinutukan ni Marie Zumali at Aileen Pedreso ng GMA Regional 1, Western Visayas. Base sa monitoring ng Department of Agriculture, as of August 22, nasa 100 pesos kada kilo pa ang presyo ng refined sugar. Sa ibang palengke, umaabot pa hanggang 120 pesos kada kilo. Pero sa pag-iikot ng DTI kahapon, may ilang supermarket ang nagbebenta na ng 70 pesos kada kilong puting asukal gaya ng kanilang ipinangako. Ang United Sugar Producers Federation of the Philippines, iginiit din na walang kakulangan ng asukal sa bansa. Yung mga sugar millers na traders, ang daming-daming asukal sa mga bodega nila. It contained more than 400,000 bags of sugar. Giit nila, silang mga magsasaka pa ang nasisisi sa pagtaas ng presyo ng asukal. Kami yung mga lugi, kami yung mga magsasaka. The notion of everybody na kami ang nagpepera dito, yun ang pinakamali. Yung binibili sa amin is only 40 pesos per kilo. Imagine they're selling it at 100. Kinukunan pa namin ang pahayag ang mga miller. Pero ayon kay Sugar Millers Representative to the Board, nagulat sila sa dami ng mga nadiskubring mga asukal sa mga bodega. Kasi hindi talaga lahat ng mga refineries natin nakapag-refine. Alam mo na yung mga calamities. There may be tightness, but hindi talaga siya ganun ka-grabe tightness. Binigyan din naman ni Senate President Meg Zubiri na hindi pa rin ligtas sa kaso ang mga kawani ng SRA kahit na napigilan ng Sugar Order No. 4 o ang planong pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal na hindi pala otorisado ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag ni Zubiri, hindi siya naniniwala na may kinalaman si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagsasagawa ng Sugar Order No. 4. Ito'y kahit lumabas sa pagdinig kahapon na natanggap na ni Rodriguez ang draft order noong August 5. Ayon kay Zubiri, iba raw sa signed order and draft order na kailangan pang pag-aralan. Rekomendasyon daw ni Zubiri ay hayaan na lang ang end users na mag-import ng sarili nilang asukal. Nasa Bacolod City kanina, sina Sugar Regulatory Administration Acting Administrator David Alba, Mang Wag, pati si Pablo Luis Ascona na representante ng mga planters sa SRA Board. Sabi ni Alba, ang limitado raw ay supply ng refined sugar na ginagamit ng mga beverage companies sa bansa kung saan espesyal at super white refined sugar ang ginagamit. There's a tightness in sugar but it's on the butler's grade. So, butler's grade. So meaning it's the grade of sugar that's being used by the industrials. Dumalo sila sa 68th Annual National Convention ng PhilSugTech ng Philippine Sugar Technologies Association Incorporated, isang organisasyon ng sugar industry stakeholders sa bansa. The sugar industry continues to face manifold challenges. And amid the numerous factors affecting its highs and lows. Sa press conference, sinabi ni Alba na napag-usapan nila ni President Ferdinand Marcos Jr. ang layunin na maging self-sufficient sa asukal ng bansa. Marching order of our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. has always been when it comes to agriculture, the Philippines has to be self-sufficient. Dagdag pa ni Alba, para maayos ang produksyon ng asukal, kailangan din na maibaba ang presyo ng pataba at gasolina. Sa parte ng planters, sinabi ni Ascona na upang maging sapat ang supply, kailangan tulungan ang mga maliliit na sugar planters. Nilinaw din niyang hindi kontra ang farmers sa pag-import ng bansa ng asukal. Huwag lang daw sobra. The farmers are not against importation. We know we need it because kulang. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso. Marie Zumali, Nakatutok 24 Oras.